Ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos si Chinese Ambassador Huang Silian. Kasunod yan ng panunutok ng laser ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas na naghatid ng supply sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. Ayon sa Presidential Communications Office, ipinarating ng Pangulo ang kanyang pagkabahala sa dumadalas at tumitinding aksyon ng China laban sa ating Coast Guard at mga mangingisda. Naghain naman ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs kaugnay sa panunutok ng green laser, pati sa ginawang shadowing maneuvers at illegal na radio challenges ng China Coast Guard. Sabi ng DFA, may tuturing na banta sa soberanya at seguridad at panghihimasok sa ating exclusive economic zone ang ginawa ng China Coast Guard. Kampi naman daw sa Pilipinas ang US State Department. Papanghamon at hindi raw ligtas ang ginawa ng China Coast Guard, lalo't nagdulot ito ng pansamantalang pagkabulag ng crew ng Philippine Coast Guard. Sabi ng PCG, tinutukan din sila ng laser ng China Coast Guard noong June 2022. Pansamantala rin daw na nabulag at nangati ang crew ng BRP Habagat noon, gaya ng nangyari sa crew ng BRP Malapascua. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.